wala siya, parang na-realize ko na bakit ganun. Bakit mas focus ako dun sa mga pagkukulang niya sa akin? Kung bakit mas nag-focus ako dun sa mga bagay na mga hinanap-hanap ko na hindi niya mabigay? Ba't di ko tinignan yung mga bagay na, mga magagandang bagay na nabigay niya sa akin? Sobrang nakakapong hinayang yung panakbo na sinayang ko. Para bumawi sa kanya, para mapakita ko na thankful ako sa lahat ng mga binigay niya sa akin. Naalala ko pag may makakasalubong kaming kakilala ni mama, tapos kasama ako, tatanungin, oh, yun na ba yung anak mo? Malaki na. Tapos sabihin na lang na, teka, di ba lalaki yung anak mo? Tapos matatawa na lang si mama, yan nga yun, ano ka ba? Tapos sinasakyan ko na lang yung mga biro ng mga tao. Pero alam nyo guys, nasasaktan ako pag sinasabi nila o pag naririnig ko sinasabi nila na nakakatuwa itong magnanay na to, ang nanay tomboy, yung anak bakla. Parang naging katawa-tawa. Siguro sa ibang tao nakakatawa yun, pero para sa akin, masakit kasi hindi naman namin ginusto na maging ganito. I remember, nag-away kami ng mama ko noon, lasing siya. In-explain niya sa akin kung ano nangyari sa kanya ng tatay ko. In-explain niya sa akin, lagi niya sinasabi sa akin na hindi siya legitimate na tomboy. Oh, boy siya nung kabataan kasi lumaki siya sa bukid. Alam niyo, sumasakay pa ng kabayo, mga ganung bagay. Pero sinasabi niya sa akin talaga na hindi siya legitimate na tomboy. Di naman siya magkakagusto sa tatay ko at mag-e-effort nung nasa stage siya mag-girlfriend, boyfriend pa lang sila kung hindi talaga niya gusto yung tatay ko. Nung naghiwalay sila ng tatay ko, dun siya nag-start na maging palainom, mahilig magsugal, mag-smoke. So, late ko na naiintindihan na kung bakit siya ganun. Na hindi naman talaga siya ganun, hindi siya mabisyo or what have you. Pero hindi naman talaga siya ganun, hindi talaga siya mabisyo. Nagkataon lang na siguro, dumaan siya sa depression, saktan siya, nagawa niya yung mga ganun bagay. Ako sa mama ko, na kahit na nasaktan siya ni papa, hindi niya naman talaga siniraan si papa sa akin. Wala siyang kinuwento niya yun lahat sa akin, pero alam mo yun, parang pinalaki niya ako na dapat hindi ako galit sa tatay ko. Kasi dumating din naman ako sa point na nagalit ako sa tatay ko kasi parang iniwan niya kami, na hindi siya nag-effort na na dalaw-dalawin ako or tulungan ako sa pag-aaral ko. Dumating din ako sa point. Pero sabi ni Papa, nag-reach out naman daw talaga siya. Kaso, sobrang taas ng pride ni Mama, ayaw niya tumagap ng kahit na anong wala kay Papa. So, Ma, sorry kung nagalit ako sa'yo dahil lagi kang busy. Nang bata ako, laging hindi kita kasama kasi nasa palengke ka. Alam mo yun, wala ka dahil niisip mo lang din yung kapakanan ko. Niisip mo yung kinabukasan ko na kailangan mo magtrabaho para sa akin, para may prove sa tatay ko na kaya mo akong buhayin mag-isa. Sorry din dahil naiinis ako pag inutusan mo ko dati bumili ng alak mo. Kasi naman nakakainis pag umiinom ka eh. Ayoko kasi nung magulo, ayoko nang nasa-stress mo ko. Pero naisip ko, inutusan mo lang ako bumili, pero ikaw, hindi ko sinabing bigay mo yung mga pangangailangan ko, pero binigay mo na ng kusa. Pinapag-aral mo ako sa private school mula elementary hanggang high school. At hindi lang basta-basta private school. Alam ko, nung mga panahon na yun, mahal yung tuition fee, pero naigagapang mo ako. Nabibili mo ako ng mga gamit, mga damit, sapatos. Kailangan sa school, every year, kailangan laging bago.
alam mo yun, parang nakakainis lang na hindi ko yun na-appreciate dati. Na marami ka naman talaga na ibigay sa akin na mga pangalan ko, may maganda akong maayos akong bahay, na kumakain ako ng 3 times a day, binibili mo yung mga food na gusto ko pag dadaan tayo ng 7-Eleven or ng mga grocery pag galing school, pag susundain mo. Sorry din kung nagalit ako pag pinapagalitan mo ako pag naka-makeup. Siyempre, siguro bata pa ako noon, ayaw mo lang siguro na pag nakita ko sa dan, bastusin ako. Ngayon ko lang na-realize yung mga ganung bagay. Sorry. Sorry sa mga araw na nagalit ako sa'yo dahil hindi mo ako masundo or madid sa school. Like, hello, high school na ako, ba't ba ako aasa pa na ihatid mo or sundin mo ako sa school? Sapat na siguro na hanggang grade 6 at ihatid at sundo mo ako sa school. Malaki na ako. I know, gusto mo lang ako siguro maging independent. Kasi masyado na ako dumidepende sa yung laki-laki ko na noon, no? First year high school. Di pa ako marunong mamasahe. So, yun, appreciate ko din yun. Sorry din kung may mga times nung bata ako na hindi mo ko na nagagalit ako dahil hindi mo ko pinapayagan sumama sa mga outing, sa concerts, sa mga swimming ng mga kaibigan ko. Na-realize ko, ayaw mo ako pasamahin, pero sino ba yung kasama ko nung mga pag may mga contest sa school? Kasi kasali ako nung elementary sa isang dance troupe. Lagi kong kasama si mama. Every time na magpe-perform kami, pag sinabi ng coach namin na ito yung costume niyo, bibili yun. Kahit na, alam mo, gipit, bibili niya talaga yung mga costume na kailangan ko. Pag may mga contest, sasamahan niya ako. Pero nung bata ako na nakikita ko lang yung pag hindi niya ako pinapasama sa mga outing, hindi ko man lang na-realize na pag may mga kailangan ako, siya yung lagi kong kasama. Sorry din ma, kung nalungkot ako dahil hindi mo na ako kayo pag-aral. Sobrang sapat na yung tulong na binigay mo sa akin na mapag-aaral ako mula elementary hanggang high school. Sobrang malaking bagay na yun. Alam ko, frustrated ka. Nung college ako kasi, hindi mo na ako mapag-aaral, hindi mo na kaya. Na sinabi mo na sa akin na humingi na ako ng tulong sa tatay ko. Ang tagal ha, bago mo binaba yung pride mo. Pero yun, nahanga naman ako sa iyo doon. Na talagang hanggat kaya mo, gagawin mo para sa akin. Sorry din kung nagagalit ako pag kulang yung baon ko. Na pagka wala akong pambili ng mga projects. Pero guys, kung alam nyo lang, kung alam niyo lang yung nag-sacrifice ng mama ko para lang mapag-aral ako sa private school. Hindi alam ng lahat na kahit pagiging street sweeper, pinasok niya para lang mapag-aral ako. At nakakainis, dumating ako sa point na kinapahiya ko siya. Ayaw ko nakikita siya na nasa kalsada habang nagwawalis. Dumating nga sa point na na-aksidente pa siya, nabangga siya ng truck. Na-hospital siya. Although sagot naman ng company nila yung mga pagpapagamot. Pero alam mo yun, parang sobrang delikado ng trabaho niya. Tapos nakahiya ko siya. Marangal na trabaho naman yung street sweeper. Ewan ko ba? Kasi siguro,
mga klase ko mayayaman, di naman kasi niya, di naman kami mayaman. Sorry, ma. Kung dumating ako sa time na yun, nahihiya ako dahil sa trabaho ko. Kaya nga, nung nagkatrabaho ako, sa abot na makakaya ko, gusto ko ibibigay ko sa inyo pang gusto mo. Kung nainis ako pag ano, kaya pagalitan mo ko pag may lalaking umaligid sa akin. Naintindihan ko na pinoprotektahan mo lang ako sa kanila. Kasi hindi naman natin maiiwasan na ang impression ng mga tao sa amin, na mga Becky or trans woman, na pagka may lalapit na lalaki, lulukuhin lang kami. Siguro natatakot ka lang din, ma. Namasaktan ako, pinoprotektahan mo lang ako, ayaw mo kung mas matulad sa'yo na nasaktan din sa pag-ibig. So yun, thank you sa pagpoprotect sa akin. Sorry din, ma, kung nagalit ako sa'yo nung time na nagalit ka sa boyfriend ko. Pero sobrang thankful ako kasi eventually naging okay din kayo ni Carlo. Sobrang naramdaman ko na minahal mo din siya, na naging masaya ka din na kasama siya. Sobrang masaya ako kasi siya yung una naging first legal boyfriend ko na naranasan ko na magpakilala ng boyfriend sa mama ko. At eventually tinanggap niya rin naman. Hindi naging madali, pero dumating din naman sa point na lumubot yung puso ng mama ko. Siguro kasi na-realize niya na parang okay naman pala yung boyfriend ko, na bait naman, na mahal talaga ako. Thank you, ma. Sorry kung hindi tayo naging close. Siguro kasalanan ko din kasi hindi naman ako nag-try na mag-reach out, na mag-open sa'yo about sa lahat, sa mga bagay-bagay, especially sa love life. Pero may isang moment sa buhay ko na sobrang hanggang ngayon na-appreciate ko. Yun is yung nag-break kami ng boyfriend ko. I remember, nag-inom ako noon kasama yung mga kaibigan ko dito kasi sobrang broken heart ito. Ngayon, mga time na yun, magkatabi pa kami ni mama sa bed. Iyak ako ng iyak ng gabing yun na yung mama ko, alam ko kahit nakahiga siya, alam ko hindi pa siya tulog nun. Sobrang iyak ako ng iyak na niyakap ko si mama. Kahit na walang response sa mama ko, alam ko kissing siya, nasasaktan siya para sa akin. Na alam ko na sa isip ko na, oh, ayan. Ayan yung reason kung bakit ayoko na magbo-boyfriend ka or ayoko na may lalapit sa yung lalaki kasi ayan, ayan yung iniiwasan niyo mangyari. Alam mo, ma, kahit di mo ako inawakan noon or hindi mo ako niyakap, alam mo ko, ramdam ng puso ko na nasaktan ka, na parang gusto mo kong patahanin pero hindi mo alam kung paano. Kasi for sure, pag inamo mo ako nung araw na yun, sasabog tayo, parang tayo iiyak. So, thank you. Sorry din kung nainis ako na umuwi dito sa bahay nung may work ako. Nabihirang-bihira ako umuwi. Kasi nasa utak ko na pag umuwi ako, makalasing ka naman. Mas stress lang ako. Na parang hindi ko na-realize na huli ko na realize na lagi mo kung gusto na nandito. Na pag nandito ako, lahat ng gusto kong ulamin, yun ay luluto mo. Especially yung mamarang, yung mushroom na adobo, sobrang favorite ko, or yung mga gulay na mais. Na yung mga tanim mo, iluluto mo, sobrang namimiss ko yun. Na kahit lagi kita niluloko na hindi ka masarap magluto. Yung luto mo ngayon yung napis ko.
lang naman yun eh. Pag sinabi ko hindi masarap yung luto mo. Pero thank you sa effort. Nandito na ako mag-uwian para kasama kita. Pero hindi ako nakinig. Sabi mo dito lang ako mag-work sa may plasma para malapit. Pero hindi ako nakinig, sorry. Dapat pala dati ko pa ginawa. Dapat pala dati pa ako lumipat. Kasi di naman itong bahay, ang ganda-ganda na. Ang dami ko na napaayos. Kaso wala pa. Ginagawa ko to kasi naalala ko paglasing ka. Lagi mo sinasabi na itong bahay na to sa akin lang. Ito lang yung mapapamana ko sa akin. Kaya ito, kahit wala ka na, ginagawa ko lahat para mapaganda yung bahay mo. Kasi tama ka naman. Wala namang hindi ko makakakuha nito kundi ako lang. Swerte ko kasi may bahay na agad ako. Hindi katulad ng mga ibang tao na nangungupahan. Like, iniisip ko nga, paano pala kung wala akong bahay? Pumupahan lang ako. Na mag-isa lang nga lang ako sa buhay. Hindi ko yata kakayanin na mangupahan. So, thank you sa bahay. I appreciate ko yung mga hirap mo. If nainis ako dahil iniwan mo agad ako, nainis lang ako kasi andito na ako sa time na bumabawi na ako sa iyo. Alam mo yun, na lahat ang gusto mo napibigay ko na tapos ang saya-saya natin. Naalala ko yung 13th month pay ko, nung nag-work ako, binilang ko siya ng TV na pinadeliver ko sa bahay. Nasabi ko, sana nandun ako para nakita ko yung reaction mo na may malaki na tayong TV na hindi nadipukpuk. Tapos, naalala ko din na sobrang niyayabang mo sa mga kapitbahay natin at mga kaibigan mo nung binilang kita ng cellphone ng Mother's Day. Kasi gusto mo nang, sabi mo gusto mo ng bagong phone na bakit kasi ng phone mo eh, wala man lang camera. Binilang tuloy kita ng phone na touchscreen, pero yung keypad, may keypad pa din siya, hindi siya full touchscreen kasi sabi mo baka mahirapan ka sa touchscreen, baka hindi ka marunong mag-type. Kaya ang binili ko yung cellphone na yung screen is touchscreen, tapos yung keypad, regular keypad. Sobrang kinikilig ako nung binigay ko yun sa'yo kasi ang saya-saya mo. And lastly is yung binigay ko sa'yo yung tablet nung birthday mo. Alam mo ma? Hindi ko makakalimutan yung moment na inabot ko sa'yo yung tablet. Naalala ko yung story nun, birthday ni mama. Tapos, madaling araw, ginising niya ako. Sabi niya, tara na, magsisimula tayo. Sabi ko, ayoko, hindi ako sasama kasi antok na antok pa ako, galing ako trabaho. Tapos, pinigyan ko siya ng pera kasi nga panghanda. So, masaya na siya nun. Akala niya, yun na yung regalo ko sa kanya. Tapos, sabi ko sa kanya, buksan mo yung bag ko. May regalo pa akong isa doon. Tapos nung nakita niya na may box na malaki, binilang ko sa siya ng tablet. Sobrang para siyang bata na excited na halos mapalunggan siya. Sobrang saya. Sobrang priceless ng moment na yun, ma. Kasi umabawi na ako sa iyo eh. Gusto ko mapasaya na kita. Kasi nagtatrabaho na ako, so ako naman dapat, di ba? Ako naman yung magbigay sa'yo. It's time to give back. Sobrang saya nung araw na yun. Natulog ako na nakangiti kasi alam ko masaya ka. Kasi naman, dati pag-uwi ako dito, tinuruan ko lang siya once na maglaro sa tablet ko. Tapos nawili na siya. Tapos every time na alis na ako sa bahay, bilang parang malulungkot siya kasi wala na siyang laruan.
So, decide ako na regalohan siya ng tablet. Kaya, ayun, napasaya ko naman siya. So, ayun guys, pasensya na ha. Medyo nag-emotional ako. Parang feeling ko kasi, ano, gusto ko i-share yung nararamdaman ko sa para sa mama ko. Kasi kakaiba yung storya na gusto ko lang i-share sa lahat yun. Ganun ako ka-proud sa mama ko. Or lesbian mom. So, moral of the story, alam nyo guys, huwag nyo babatiin yung mama nyo pag Mother's Day lang. Every time na may magagawa siyang maganda sa inyo, lagi nyo dapat i-appreciate sa kahit sa mga maliliit na bagay. Yung mga nanay naman natin, pag may trabaho tayo, pag manghingi ng pera, lambing lang naman nila yun eh. Ano ba naman yung pinalaki nila tayo, pinag-aral, di ba? Ano ba naman yung halaga nun sa, halimbawa sa perang hihingin niya sa atin? Okay lang yun, bigay nyo. Tsaka habang nandyan sila, lagi nyo ipaparamdam sa kanila na mahal nyo sila, na mahalaga sila. Bigyan nyo sila ng time, mag-bonding kayo, mag-kayo sine, libre nyo sila. Pag sweldo, hindi yung puro jowa nyo, uunahin nyo. Dapat priority nyo yung magulang nyo, hindi lang yung mom nyo or yung tatay nyo din. Pero basta, spend time with them. Spend time with your moms. Kasi hindi nyo alam eh, you never know hanggang kailan lang sila. Kasi hindi man natin alam kung ano talaga yung ano eh, yung kapalaran ng mom natin. Or kasi hindi naman talaga natin alam kung hanggang kailan lang sila natin makakasama. So as much as possible, ipakita nyo na ng bonggang-bongga kung gano'n yung sila kamahal. And always make them proud. Ako nga, lagi ko sinasabi na I'm my mom's greatest achievement kasi ginagawa ko lahat para maging proud siya sa akin. Hindi lang sa material na bagay na pagpapagawa nitong bahay or pagpapaayos, kundi yun sa sarili ko na kailangan kahit ganito ako, alam ko na nire-respeto ko ng mga ibang tao na mabay, na katulad niya, marunong siya makisama, na marami siyang kaibigan. So, yun yung natutunan ko sa mom ko. So, sana kayo din, make your mama proud. So, sa lahat ng mommies, happy Mother's Day. Sana maging masayang lahat. So, yun lang. At sana may natutunan kayo sa video na to. And see you next time. Bye! So